second round of competition. Mago natin ito umpisahan, Professor Parr. Meron lang sana akong suggestion. Ano yun, Chairman Chin? Bilang major sponsor ng Chonby Palace Project at bilang chairman din ng Bogium Group, gusto kong hilingin na magpalit ng hurado. Ano? Gusto namin masigurong magiging patas ng competition. Kaya para sa susunod na round, inimbitahan namin ang pinakakilalang mga architect para maging bahagi rin ng competition. Professor, gusto ko silang maging hurado. Sa 10 minuto na lang ang natitira.
Pero ako din ang taon na lumibas. At doon si Choy Machin ang bahay na nagalito sa amin. 25 years na? Hanggang ngayon, buhay pa rin itong lumot? Tama ka. Isang libon taon na mahalaga, sunlight, moisture, ventilation. Ang mga kondisyon ngayon, dapat maayos lahat. Gagamit tayo ng pine tree, ochre, amethyst. Basta lahat ng resources dun, sabihin mo, gagamitin natin. Hindi mahirap hanapin ang mga gagamiting materyales sa Chonbi Palace. Hindi rin espesyal at kadalasang ginagamit sa mga tradisyonal na tahanan. Dahil tago ang lugar na to, hindi dapat naka-atensyon. Kaya mga simpleng materyales tulad ng pine tree o ochre ang dapat gamitin. Bukod dito, local na wallpaper po na gawa sa charcoal ang gagamitin sa loob. Mahusay sa paglilinis ng hangin ang materyales na to. At ang pinakahuli, ang bagay na nagpapaiba sa Chonbi Palace sa ibang mga gusali. Ang katangi-tangi sa Chonbi Palace, ang sekreto. Lumot. Lumipas ang napakahabang panahon basta may tamang temperature at humidity, mananatiling buhay ang lumot at hindi mamamatay. Nagkalat ang ganitong lumot sa dating palasyo. Kung gagamit tayo ng mga natural na paraan para linisin ang hangin at magkaroon ng tamang temperature at humidity, naniniwala akong tatagal ang Chonbi Palace ng 1,000 taon.
Dale? Asa siya lang dating na? Dahil lalaki ng itinas ng benta. Dapat lang talaga napalaki yung tong store ngayon. Mm-hmm. Kuskus ng ilawan. Ayun, wala ka mga sapatos ko. Ay, tumahimik ka nga, pampihira. Ano bang gagawin natin sa mga sapatos na ito? Masusuot ba natin ito habang nagkukuskus ng ilawan? Pagbinalik natin ang mga ito, kahit pa paano may pagbili tayo ng bigas. Ay, ayos palang bumili tayo nito nung mayaman pa tayo. Ano? Napakinabangan pa natin ngayon. Project dahil sa'yo. Di bale. Hindi ko rin naman talaga type in John D. Palace eh. Mahala ka na sa pamilya. Kahit masama sa akin si Daisy, hindi niya magagawa yun sa'yo. Sige. Parating na dito ang mga pulis. Pulis? Ano? Tumawag ka ng pulis? Ito na lang ang lugar na pwede niyong puntahan. Wala kayong ibang matatakbuhan. Ako na magdadala sa inyo sa pulis. Nagsimula naman ang lahat ng ito na mahanap kong warehouse. Kasalanan ko nagkaganyan kayo. Dalawa tayo manarakot. Kaya huwag kayong matakot. Papasumugo na tayo ngayon. Tumigil ka! Pag nahuli ako ng mga pulis, katapusan ko na. Paglipas ng oras, makakalimutan din nila to. Pagtahimik na ulit, babalikan pa. Sumisiyon. Pwede mo ba ako samahan? Emergency lang.
nagsisisi kayong pinalaki niyo ang anak niyo sa bahay ampunan. At nasisawal pa rin ang iniisip niyo hanggang nung mamatay na kayo. Hindi niyo ba pwedeng pagbigyan kahit isang hiling ko lang? Papa, ayoko po talagang mahuli. Sinungaling. Kung nagkasala ka, tama lang na humingi ka ng tawad at tumanggap ng parusa. Paano mo nagagawang takasan ang kasalanan mo? Gano pa ba karaming tao ang sasaktan mo para lang manahimik ka na sa kalungan? Halika na, sumama ka sa akin! Iwan mo ako! Ano ba? Sino tinatawag mo, Papa? Lapas na kayo mo, ha? Jessa, hindi ba sabi mo noon, tingnan natin kung mabuti ka o masama. Poprotektahan kita hanggang hindi matapos ang kaso. Papa, teka. Papa, sandali lang! Hindi niyo pwedeng gawin to! Papa! Natatakot ako, Papa! Huwag niyo pong gawin to sa akin! Wala akong kasalanan! Nagsisinungaling lang po si Ben! Maghilom na ang sugat nyo. Kalimutan nyo na ang lahat. Magpakasaya kayo. Ang anak nyo, Sawol.
yung cellphone ko. Hindi mo ako matatawagan. Secretary Joe, maraming salamat sa lahat. Sige. Ano yan? Sino tumatawag? Si Director Jeremy po. Sagutin ko ba? Sino to? Anong sabi mo? Opo. Si Jeremy po at si Tita Daisy. Si Jeremy at si Tita Daisy. Ano nangyari? Tumawag ka ng ambulansya. Bakit ako tinawagan mo? Hello, Saul? Saul! Huminahon ka! Nagsakan sa kanya. Ang pinabayaan, pwede na bulok yung pinti niya. Paano nangyari ang bagay na to? Walang problema ang pinti niya. Hindi dapat mangyari sa kanya yun. Hindi pwede! Huwag niyo gawin yun! Yung pinti ko, kunin niyo, ibigin niyo sa kanya! Hindi pwede, Doc! Huwag niyo siya putulan! Doc, gawin niyo ang lahat! Iligtas yung pinti niya! Siya dapat magkaroon noon! Daisy! Daisy! Hindi! Kumisig ka, Daisy! Nagkamali ako. Ako may kasalanan. Isa akong salim ng tao.
dito sa aldong sa ahela tulad niya. Hindi siya bago sa tulad ko. Sa isang demonyo na kagaya ko! Wala ka naman ginawang kasalanan. Makikausap! Inigtas na siya. Wala naman siya ginawang kasalanan. Daisy! Ano pong gagawin ko kapag iniwan niya ako, Papa?
Dapat mas inintindi ko pa si Mama. Kasalanan ko po ang lahat. Ito siya po ang sinisip ko. Sana pala naging open na lang ako nun kay Mama. Ang gagawin ko, Mama. Tama na. Ang hindi ko rin lahat sa mo. Gumising na po kayo. Wala na ako ibang hihilingin bukod doon. Dahil ang mahalaga para sa akin, makasama ko po kayo. Akala ko nun wala na po akong Mama. Tapos nakilala ko kayo. Pero nadala ako ng damdamin ko. Kaya ganun ang kinilis ko. Wala sa iyo ang mga mahal niyo sa buhay. Malayo rin kayo sa anak ninyo. Kailangan niyo siyang iwan kahit sandali niyo lang siya mahawakan. Hindi ko pa naisip ang naramdaman niyo nun. Sorry po, Mama. Mama? Gising na kayo, Mama? Baka mabigla po kayo. Samuel, maraming salamat at pinatawad mo. Patawad, anak. Alam ko, marami akong naging kasalanan sa'yo. Nagpapasalamat po ako. Dahil nagising na rin po kayo sa wakas, Mama. Maraming salamat naman. Pinapakakot ako. Magiging isa na po ang mabuting anak. Patawarin niyo po ako. Hindi. Hindi. Ako dapat humili ng tawad. Masaya ko na mayakap ka ngayon. Hindi ko yan magawa dati. Si Jeremy. Gising na siya ngayon. Si Jeremy. Ang binti ko. Anong nangyari? Samuel, pagkailan, hindi ko maramdaman ang mga binti ko. Mama, pinapahit mo kasi kayo. Sorry, Mama. Sorry po talaga, Mama. Wala ka namang ginawang kasalanan. Tingin ko,
nangyari yun, ayaw ba nang mabuhay pa? Mama? Okay, kahit asawa, ano ko ang may kasalanan? Sorry, Mama. Si Mama ang may kasalanan sa ako. Kasalanan ko naman itong lahat. Nandito kayo. Kailangan magpahinga ni Mama. Kaya may isa po kayo. Wala eh. Ano ang Ate Desi? Hindi siya nang chill pala. Nabalitaan namin iniligtas mo si Jeremy. Maraming salamat, Chairman Chin. Pinapangako ko, habang buhay, tatanaw ako ng utang na loob sa'yo. Gising na ba siya? Siguro malapit na rin siyang magising. Ang alam ko, tagumpay ang operasyon. Daisy. Maraming salamat. Pakiusap, patawarin mo sana ako. Malito yung nagawa. Gusto mo pang araw-araw akong humingi ng tawad? Mayroon ka bayaran sa lahat ng ginawa ko, ha? Anong mga panahon yun? Magkaibad kami ng mama mo, pero maganda ang buhay niya. Hindi katulad ko. Nakatira siya sa magandang bahay at may mabuting asawa. Tapos ako mag-isa lang na nagpapalaki kay Miguel. Halos kumapang ko sa magtatrabaho para nung makaraos kaming dalawa. Pakiramdam ko na baka malas ng buhay natin. Naliwala ko ang kabaitan mo sa akin. Ang laki ng kasalanan ko. Dapat sa akin mamatay. Lucy, nalagay ka usap ako sa'yo. Sana naman. Tulungan mong makalaya si Miguel. Ano lang, may ginawa siyang arson at embezzlement at ang dami pang kinakaso sa kanya. Dereliction? Hindi ko alam kung ano yung mga krimen na sinasabi nilang ginawa niya, pero nakikita ko kung gaano kalaki ang galit nila kay Miguel. Gusto nilang iniin siya sa lahat at parang gusto siya parusahan ng kamatayan. Nakikiusap na po, iligtas halang walang anak ko. Daisy, ay, Chairman Shin, iligtas mo na mahinang anak mo si Miguel ka. Daisy, para mawala ang galit mo, gugupitin ko buko at maglilingkod sa templo. Iligtas mo lang ang anak mo, nakikiusap ako sa'yo. Isang beses lang, kahit kayo na nakailigtas, nakikiusap ako sa'yo. Dahil may ginawa kong kasalanan kay Jerry, kaya nga lang, dahil naparisahan si Miguel, alam-alam na rin sa mga taong nililigtima niya. Kaya dapat bangin sa kanila. Pasensya na.